Ang mushroom production ay isa sa mga umuusbong na industriya para sa ating mga magsasaka. Sa katunayan, ang mga kasangkapan na maaaring gamitin sa pagtatanim ay makikita lamang sa bukid at sa loob ng bahay. Kaya unang-una sa atin sa rice base, ang pangunahin natin materyales sa pag-produce ng mushroom ay yung ating dayami o rice straw. Pwede din gamitin yung mga pinaganihan natin ng mais, pinaganihan natin ng kamote, pinaganihan ng munggo, soybean, at mga tuyong damo. Malaki ang potential ng ating mushroom sa ating mga consumer. Unang-una, posible itong pagkakitaan at ito ay very nutritious, so nakakatulong ito sa kalusugan. Maliban sa naaning kabuti na maaaring ibenta, ang mga materyales na ginagamit sa pagtatanim ay maaari ding pagkakitaan ng ating mga magsasaka. Maraming segment yung pagkakabuti na pwedeng pagkakitaan. So unang-una, pwede nang pagkakitaan ng ating magsasaka dun sa pag-ipon pa lang ng dayami. So hauling, tapos storage, pwede na silang pagkakitaan. Pangalawa, yung pagbabag. So yung mga kabataan o sino man na mga pupwedeng maggawa ng mga fruiting bags ay ito na rin pagkakitaan. So pagkakitaan din, yung pagpapatubo mismo ng kabuti. Yung una, yung pag-produce ng buto ng mushroom. Ito yung tinatawag natin mushroom spawn na pwede na rin silang pagkakitaan, so mag-produce. Tapos yung bagong tanim lang na fruiting bags, nalalagyan lang natin ng buto tapos patutubuin lang yung kabuti doon sa kwan. Ito yung tinatawag natin na fruiting bags. Pangatlo ay yung pagpapatubo na mismo ng kabuti. Ito na yung fresh mushroom. Ngayon, pwede pa rin pagkakitaan yung ating mushroom substrate na natawag kasi ito po ay nutritious, so pwede itong gawing organic materials, substrate para sa vermicomposting. Ang mushroom production ay kabilang sa Palayaman ng Plus at sa Palayaman Nayon na kampanya ng PhilRice. Ang mga ito ay naglalayong mabigyan ng karagdagang kaalaman at kasanayan ang ating mga magsasaka upang sila ay magkaroon ng iba pang mapagkakakitaan maliban sa palay. Ang Palayamanan Plus, ito ay Diversified Intensified Rice-Based Farming Systems Model na kung saan gusto natin madagdagan ang pagkakitaan ng ating mga magsasaka. So, ang base po natin dito sa Palayamanan yung palay, pero pwede pa rin natin dagdagan yung mapagkakitaan natin sa palay kaparis nga ng pagpapatubo ng mushroom o pag-production ng mushroom dahil meron tayong dayami o mga biomass na pwedeng patubuan ng mushroom galing sa ating palayan. Pangalawa, may livestock integration tayo. So yung livestock, ganun din, kalabaw po pwede sa Palayamanan kasi yung mga damo sa mga dayami natin ay pwede din pakainin ng mga biomass natin. Yung sa rice duck naman, pwede din kasi ito ay nakakatulong doon sa ecological o pag-control ng mga damo, insekto, at pag-cultivate na rin doon sa ating palayan. Pwede pa rin ng isda kasi normally ang palayan natin, kung maraming sapat na tubig, ay pwede natin samahan ng isda. So, ito yung sinasabi natin doon sa Palayamanan. Yung plus ay gusto natin magkaroon ng surplus na mga produkto para sa ganun madagdagan ng pagkakitaan doon sa ating palayan.